Sa evacuation center, nananatili ang maraming residente matapos lumikas mula sa Baseco compound sa Maynila. Pero sa kabila ng panganib, may mga residente na nagmatigas at hindi lumikas. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene! Ivan, hindi katulad kahapon ay mas maaliwalas na yung panahon dito sa Baseco compound sa Maynila. At hindi rin katulad kahapon na hindi na ganoon kalakas yung hangin dito. Tumigil na rin yung pag-ulan bandang alas 8 kagabi. Hanggang sa mga oras na ito, 93 families o 350 individuals yung nananatili sa evacuation center ng barangay. Malakas na hangin at tuloy-tuloy na pag-ulan daw yung naranasan ng mga residente ng Baseco kahapon ng umaga. Kaya naman agad na nagpatupad ang pamunuan ng Barangay 649 ng forced evacuation sa coastal areas o sa mga kabahayan na nasa tabi ng dagat. Sa ilang partikular na sitio, gaya sa Aplaya, ay bumaharaw ng hanggang sa bukong-bukong. Gayunman, marami pa rin ang hindi lumikas. Kakaunti ang 90 sa kabuuang bilang ng mga residente ng barangay na nasa 60,000 pamilya. Yung iba kasi ay hindi raw ganoon karamdam ang hagupit ng bagyo ngayon kumpara noong mga nakaraang pagkakataon. Kaya sa takot na mawala ang kanilang mga gamit, ay nagdesisyon sila na manatili sa kani-kanilang mga tahanan. Sa evacuation center, nakausap namin kanina si Catherine Gerna. Kasama niya ang 4 anak sa paglikas. Kabilang na ang isang 10 buwang gulang na sanggol. Mahirap daw talagang lumikas kapag may kasamang maliliit na bata, pero mas maigi na raw ito kaysa itaya nila ang kanilang mga buhay. Ang magandang balita, wala namang nasaktan sa hagupit ng bagyong Tisoy dito sa Baseco compound sa Maynila. Ivan, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang pagtataya o assessment ng lokal na pamahalaan ng pinsalang idinulot nito o ng bagyo dito sa barangay ng 649 dito sa Baseco compound. At kung magtutuloy-tuloy daw yung magandang lagay ng panahon dito ay inaasahan na mamayang tanghali rin ay makakauwi na yung mga lumikas na mga residente sa kani-kanilang mga tahanan. Yan muna yung latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai.